Hello, good morning po. Welcome to Daily Thoughts with Aunt Beth. At pag-uusapan pa rin natin, ito po ang ikatlong video patungkol po sa owners of the mind. Doon pa rin po tayo sa ating versikulo sa Proverbs 23 verse 7 na ang sabi po doon, what he thinks is what he really is. Proverbs 23 verse 7 sa Good News Translation ko po ito kinuha. Napag-usapan natin doon sa dalawang videos po na nauna ay pag si Lord ang nagmamay-ari ng ating pong mga isipan, we have a peaceful mindset and we have a positive mindset. Kasi si Lord ang nagmamay-ari, ano? Sa kabilang banda, if Satan owns our mind, for sure, puro negative po ang laman ng ating isipan. Wala tayong mauumpisahan kasi bago ka mag-umpisa sa plano mo, negative na ang naiisip mo. Therefore, dahil negative ang maiisip mo, hindi ka magpapatuloy sa mga pinaplano mo. At kung negative ang ating mga isipan, for sure, bababa ito sa ating puso at lalabas sa ating mga bibig. Kaya eventually, lahat na lang lalabas sa ating mga bibig ay puro negative. Tandaan niyo po, sabi sa Bible, life and death is under the power of your tongue. Pagka ang lahat ng iniisip natin, bumaba na sa ating mga puso at inilabas ng ating bibig. For sure, if life and death is under the power of our tongue, we will reap whatever we say. Lahat ng sasabihin natin, tayo rin po ang aani nito. Kaya, unahin na po natin ang sikasuhin na isurrender ang ating mga isipan sa Diyos. Wag po tayong mag-e-entertain ng kahit anong negative thoughts. Paano mangyayari na hindi tayo mag-e-entertain ng negative thoughts? The more we study the Word of God, the more makikilala natin ang Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa. Matututunan natin ang kanyang mga pangako para sa atin at dahil doon, lalaki ang ating pananampalataya sa Diyos. Mailalagak natin yung faith natin sa Diyos, yung trust natin sa Diyos. Therefore, matututo tayong i-set aside yung mga negatibo kaisipan dahil nalaman na natin at patuloy na nalalaman na ang ating Panginoong Diyos ay napakamakapangyarihan. Tandaan niyo po, sa Diyos, walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Sa Diyos, walang problema na hindi niya kayang lutasin. Sa Diyos, walang magulong isipan ang hindi niya kayang ayusin. Sa Diyos, walang sugatang puso ang hindi kayang pahilumin. Kaya magtiwala ka. Surrender your mind to the Lord. Let not Satan owns it, but let the Lord own your mind. And if you are blessed with this video, you can share this video to your friends or to your relatives para ma-bless din po sila. Pwede po kayong mag-subscribe sa atin pong Daily Thoughts with Ate Beth YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong mananotify pag tayo po ay mag-upload ng mga bagong videos. God bless po. Mag-ingat po kayo palagi.